Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Pero nasaan kayo, ma'am? Anong, nasaan lugar kayo? Nasa Singapore ko karon ngayon, kuya. Ah, karon. Anong lingwahe mo? Bisaya, bisaya po. Ah, bisaya po. No, yeah, thank you. Bisaya po ka, kuya. Ilonggo. Ilonggo. Ah, Ilonggo. Ginapala. Yeah, daghan. Daghang kwarta. Ginapi ko ginapala. Hmm. May asawa kayo? Meron po, pero walay. Ay, walay. Matagal may anak kayo? Dalawa. Hmm. Wala pares pala tayo. Pero may boyfriend. Wala na po. Tali ka dito. May boyfriend ka. Di man pwede. Eh malay, meron naman, tinatago lang. Pero may dipinsan, may boyfriend. Pagtapos kausap, may boyfriend na. Di ah? Pag, papasok ko dito, tapos may boyfriend, tapos maraming taga-amin na member dito. Eh, wala po. No, no. Pero ilang taong ka na? Sa tingin mo, sir? Hindi ako makatingin eh. Sa hula mo, manghula ka, sir? Hindi, hindi ako si Madam Aurig. Eh. Ikaw, ilang taon na yun? Ito, ito. Masa 40? Pisa. Ha? 39. Ah. Nagdadalaga pa lang. Kadadalaga ko pa lang. Wow, sana all. Nagdadalaga. Ikaw, sir, ilang taon? Ako? 46 oh. Na ako. Ilang taon po? 46. Ah, pero may asawa rin. May asawa pero hiwalay. Almost. Ilan? Dalawa. Pero ano na, may family na yung ano ko. Mga anak mo? Hmm, nasa abroad din yung panganay ko. Babae yung panganay ko nasa abroad. Saan siya sa abroad, sir? Dubai. Ah, okay. Maganda. Hmm? Maganda sa Dubai. Nandito sa Singapore ngayon. Mm, pero kailan na uwi? Nakakapunta ka ako ng ano ng iba-ibang bansa ba kasi dinadala ako ng amo ko. Oh, sana all nakakapunta na ibang bansa. Kaya sabi ko maganda sa Dubai kasi open country doon kahit mga Arabo, open country. Mm, but diyan sa ano sa Singapore open country ba diyan din? Open country. Oh, parang Pilipinas po dito. Ang weather po ay parang Pilipinas din. Marami pong Pilipino dito, mga iba-ibang lahi. Kaso hindi ba yan? Parang ano, hindi ba nag-ano dyan? Nag-wilga dati? Sino po? Huh? Yung nag-wilga dati, nag-wilga. Hong Kong yan? Wilga? Bawal man dito sa Singapore po ng wilga. Ah, bawal. Bawal po dito. Sa Hong pwede. Pero nasa yung asawa mo? Asawa ko po, nandun nag-asawa na po siya ng iba. Bakit ikaw hindi ka nag-asawa na? Asawa na siya ng iba. Bakit ikaw hindi ka pa nag-asawa? Ba't ikaw hindi ka pa nag-asawa? Marami po akong estudyante po. Eh, yung boyfriend yan, sir, 7 taon lang daw kontrata nila. Eh, pumunta na ng Japan. It's 10 years na kami naghiwalay, no? Naghiwalay. Dahil sa abroad, sir, naghiwalay kami, sir. Ganyan talaga ang bulyo. Pinalitan niya ako ng maganda o masarap, masiksi o ganun ba? Tapos nagkaroon ko ng after 2 years ata yun. Nasa Japan yung, pina-abroad ko sa Japan yung boyfriend ko. Tapos, 7 years kami noon. 7 years, 2 years na nakikita, 5 years LDR na hindi kami nakikita for 5 years. Siguro, hindi kami para sa isa't isa. Kaya, doon lang po, hanggang doon lang kontrata namin, sir, 7 years. Sana all. Eh, sana makatagpo ka na. Ay. Kung meron, okay lang. Kung wala, okay rin. Kasi may mga anak naman ako na ano. Pero, ako nga tagal rin. Atagal ko na nga sumali dito. Wala man lang ako natagpuan. Ay, wala pa. Di ba, baka ikaw yung forever ko, sir. Ay, sana all. 46, pwede pa yun. Kaya pa. Magkabuo pa tayo ng 5. Aba. Naman ako, boss.
Tigo. Pero siya ng ano mo, province? Anong ano? Cebu? Sa Butuan po. Ah, Butuan. Oh, Norte. Maraming ano doon. Maraming... Huwag ko nang banggitin, sir. Bawal ang bastos. Oo. Maraming ano doon. Maraming manok. Manok na bisaya. Maraming manok. Hindi siya amin, maraming manok. Pakulod eh. Ah, saan ka ngayon, sir? Manok na dito, Manila. Manok ng kapitbahay. Manila. Quiapo. Ah. Nag-work. Saan ka natatrabaho, sir? Driver ako sa custom. Sa custom? Sa Pierre. Sa Pierre, di ba? Sa Pierre. Yun doon. Buti naman. Oo, oh, okay naman. Medyo maganda naman ang sahuran. Kumpara ka pa gano'n. Hindi naman kailangan mo din mag-abroad. Wow, tsaka wala ka na mga nagastusan ako. Marami pa akong anak po. Bakit dalawa lang yung anak ko po, pero may... Ha? Bakit dalawa lang anak mo tapos marami kang paggagastusan? Ano yun? Hindi kasi, yung biological na anak ko po, sir, ano, dalawa, babae, lalaki, lalaki, panganay, babae, bunso. Tapos, ate kasi ako na namatay na disgrasya, maliliit pa yung mga anak niya, elementary, nasa akin po ngayon, college na po sila, third year college na po sila, malapit na po, pagtitiis. At least, eh, kahit pa paano malapit na. Malapit. Wala naman na din ako nagagastusan. Nagpapagawa na lang din ako ng bahay. Magbuti. Pero naman po kung bahay na pinapagawa. Oh, tapos na yung bahay ko po. May bahay naman po ako na naipundar. Saka ano po. Meron po akong butik sa Pilipinas na ano ba? Na yung parerentahan ng mga gaon. Magpakasal ka, sir. Doon ka mag-ano sa akin, sir. Mura lang. Hindi na kailangan ano, hindi na kailangan mag-argil lang eh. Kung may-ari ng butik yung aasawahin mo, bakit mag-argil ka pa? Beautiful, sir. Ah, hindi. Walay lang ako sa sawa. Ah. Bakit kailangan pa mag-argil lang? Kung ang may-ari ng butik ay ikakasal. Hindi po ako, ano, hindi pa po pwede ikasal. Bakit? Hindi pa man ano. Bawal mo sa Pilipinas, Bia. Hindi. Pwede na. Pwede na yun, Diyos. Pwede na yun. Pwede kasal sa banig, sir. Pero sa kasal si banig, sir. Oo. Ganun talaga. Ganun talaga buhay. Talagang swerte-swerte lang. At least ikaw kahit pa paano. Marami ka nang naipundan. Matagal ka na dyan sa Singapore. Ano po, una kong abroad total is 17 years. Una, sa Kuwait po ako, 2 years mahigit. Yung amo ko is Kuwaiti. Ayoko dun kasi yung time na yung 2008, bawal cellphone, bawal, hindi ka makakatawa, hindi ka tulad dito na, may communication ka sa mga pamilya mo. Doon, bawal, tapos makapagtawag ka lang sa pamilya, cellphone ng amo mo, pero na-enjoy din naman ako doon kasi yung amo ko is para akong ano siya, parang assistant ako doon sa amo ko na attorney po. Kaya nakakapunta ako ng mga Arab country, Saudi, Bahrain, Qatar, Dubai. Matagal ka na sumali dito? Yeah, yun lang. Kasi matagal na akong ano, followers ni DJ, pero ngayon lang. Sanay na. Hindi, sanay na sanay. Malalaman mo naman kasi yung isang tao na baguhan tsaka mga ano, mga veterans. Kasi alam na alam yung mga ano eh. Kahit tanungin mo si DJ, ngayon lang talaga ako sumasali. Ba't ako sasali? Mayroon akong boyfriend dati. Ba't ako maghahanap ng boyfriend? Diba? Naghahanap ka pa lang ng boyfriend. Hindi, maibig na po. Forever, kasi sabi ni DJ, nandito daw yung iba nakakahanap ng forever. DJ, tama ba yung DJ? Ewan ko, ambot sa langaw. Ako nga talaga doon. Pang-apat na nangyari to, wala talaga ako natatagpuan.
Baka ako ang forever mo, sir. Sana all, sana nga eh. All. Sana all. Sana all. All. Malay mo, tanggapin. Sana all, para makauwi ng Pilipinas ka rin. Matanda na sir, proud sir. Hong Kong pa ako, sir. After 3 years, dito na naman dito ako nagtagal Singapore kasi ano. Kasi para Pilipinas yung weather niya ba? Malapit na naman kasi Singapore eh. Dulo lang yung Pilipinas. Kung sa Pilipinas, 1 hour and almost 1 hour and 45 minutes lang. Dire kay 3 hours and 45 minutes Manila to Singapore, Singapore to Manila. Magkano na pamasahe dyan? Magkano pa pamasahe papunta ng Singapore? Ay, dito. Yung mga, minsan yung kamag-anak pupunta, meron nakukuha dito na ano po. Tinki po. Pakanport na, meron nga 7,000 lang. Depende sa promo. Kadalasan magkuha ka ng ano, promo. Merong magkukuha ka na 7,000, 10,000. Pakanport na yun. Pre, ano naman yung pre na accommodation yun eh? Hindi. Yun pre, magkuha ka pa ng ano dito, magre-rent ka ng ano. Hindi, meron daw yan. Meron kasi yung kaibigan ko gano'n. Mag-bed spacer, pwede din. Kasi maganda din dito, sir, na pagpupunta ng Singapore, pwede ka mag-exit ng Malaysia. Kasi ang ano dito, border lang, sakay ka ng bus, papuntang Malaysia. Pag boarding lang, kung halimbawa punta ka ng Singapore, pwede ka mag-exit ng Malaysia. Makakapunta ka ng Malaysia. Pwede rin Indonesia. Pinag-indahan nyo, kasi standard to, tsaka pagbaranda na, tsaka nakukuha ng passport. Maglalakad kasi ako ng passport, bagas ano-ano lang. Or ano lang. Ako ng passport, madali lang naman dito. At saka, maganda dito Singapore, sir, ano po, ang Singapore ay safe po. Pwede ka talaga maglakad dito na ano, na kahit gabi na, madaling araw, wala pong ano dito. At saka, very accessible po ang transportation dito. So, saan sa... Lingon, may bus stop, may train. Madali lang po. Walang traffic dito. Pero kailan ang uwi mo? Next month, sir. July 1. Every 6 months. Uwi ko. Every 6 months. Ako na lang sa sundo. Ay, hindi po. Ano kasi, connecting kasi lagi ang ano ko. Oo nga pala. Ano. Manila. After 2 hours, ang connecting ko pa, domestic na. Hindi man ako magkalab, hindi ako lumalabas sa ano kay. May iwanan ako sa aeroplano, sir. Patay na, watay. Wala na pamasahe, sir. Hindi, mag-stay ka sa Manila. Ay, hindi pwede, sir. Kay mag-stay sa Manila. Kay ang mga anak ko doon. Minsan, pupunta ako sa Manila. Pag ano, kasi, alam ba, siguro, mga... Next pag-uwi ko, kasi meron akong, yun nga yung, may, meron kasi akong suki na pagkukunan ko sa butik ko ba, pupuntahan ko dyan sa Maynila siguro. Malaki, para malaki naman bahay ni Sir Mami, dyan ka na sa kanya magstay. Huh? Wait, hindi naman. Sa Maynila ka ba? Sa Maynila ka, sir? Yes, oh. Ba? Oh, sa kaya po. Na makabuo tayo nan, sir. Mabuo ng pangalan. Wala naman masama. Sir, napatay. Wala naman masama. Na! Huwag ako, sir. Kay kanapislit mo, sidlit. Murang kulgit yun. Ayun. Wala na. Ayan, hindi na ma-imagine ni sir. Yung sinabi mo, kanapislit, piswit. Let murag kulget kay tambok mangko. Kaya nga. De, sakali lang naman malay mo. Di ako mayaman na. Pero sabi mayaman do, hindi ah. Yeah, ba si ula. Katulong po. Wala kami masama yung mahirap kung mayaman. Hindi, trabaho ko dito, sir. Taong tanggapin. Kaso lang ang is
puti, taga Europe, kaya pag umuwi sila every 6 months, umuwi din ako, pinapauwi nila ako kasi ayaw nilang maboard ako dito, mas maigi daw mag-uwi ako sa Pilipinas, mag-spend ng time doon sa pamilya. Kaya umuwi din ako kasi libre ng pamasahe sa kanila naman, di. Okay. Maganda yung ganyan, libre. Wala naman masama yun. Mas maganda nga yan. 6 months, so July. Ilan linggo, ilang month ka dito mag-i-stay? Pag ano po, pag July, one month po. Pag December naman is 2 weeks lang kasi ano, yung school kasi ng bata, 2 weeks lang ang vacation sa December. Pag summer holiday, pag ang summer holiday kasi dito is July to August. So, ang starting naman ng school ng mga bata dito is September. So, uuwi ako ng Pilipinas 1 month, sila amo doon 1 month mahigit. Tapos, ako na lang kung bumalik dito. Marami ka na naipon yun. Wala nga maiipon po kasi pag-uwi ka na, alam mo naman mag-uwi sa Pilipinas po, walang natatapon yung pera, laging gastos doon, gastos dito. Wala. Pero okay po, pag ano po, pag umuwi, masaya, kasama mo yung mga anak mo, mga pamangkin, mga kapatid, para kami mag-reunion lagi, no sir, pag ano, yung ano ba? Tama yun. Mm-mm. Dapat mag-asawa ka na para... Hindi, aiwan ko po kasi dalawang beses na ako na heartbroken, parang na ano po. Kailangan po pang mag-asawa, pag magmahal na ulit po, ano yun, yung kilatasin do, Tagalog nun. Ano nga yun, DJ? Kilatasin? Kiki. Sa ganun? Kiki. Kasi mukhang gwapo mawa, magkagalit. Sino po ba yung tumatawag sa'yo, sir? Sa turbo, kanina pa yung tumatawag eh. Kanina pa to eh. Ayan. Ewan ko sino to. Hala? May iba siyang katawagan, DJ. Hindi ah, wala. Kapatid ko. Hindi, kapatid ko tumatawag. Kaya pala yung mata niya, DJ, sa akin, yung isa sa kabila. Oo, oh, nakikita ko. Yeah, ganyan. Ako, ganyan ang mata ko. Ganyan lang talaga yung mata ko. Oo. Oh. Ano lang yan? Mapungay lang, kala mo yung inaantok. Nag-ano kasi ako niya? Nag-prepare kasi ako. Ang daming silponser ni Concer. Ano pangalan ni Concer? Luluwas kasi ako ng ano bukas sa, ng kabila na tumawag. Oh. Summer. Punta ako summer. Katarman. Oh, hindi, luluwas ako sa Katarman bukas. Kasama ko yung boss ko. Ah. Eh nagpre-prepare ako ng ano ng mauna kasi ako magbabaylan lang ako. Kasi mauna ako doon. 1 week ako doon sa summer. Hindi naman ako taga roon. Pag lumuwas na yung boss ko, tsaka ako kumasama. Sir, taga Quiapo ka talaga? Quiapo? Oo, nandito. Ako kay bata, batang Bisaya, sir. Bisaya. Bisaya. Bisaya, my good. Bisaya, good. Oh, Bisaya, good ba? Bisaya. Nasaan na ngayon ang anak mo, sir? Yung panganay ko nga nandiyan sa Dubai, sa abroad. Tapos yung bunso ko naman, nandun sa Quezon City naman siya. Ay, Bulacan. May asawa na rin yun. So, nag-iisa ka dyan ng nakatira sa bahay mo? Asawa na lang kuwang yung sir. Asawa na lang kulang. Wala eh. Walang swerte. Swerte. Discarding matibay ba? Wala. Why swerte nga eh. Yung diskarte mo ano, diskartehan mo ng yung ano talaga. Kaya pa rin. Hindi ka na pala ditong ano, hindi ka nakahanap ng forever? Wala. Pagkatapos mo kausap, pagkatapos mo na kausap, wala na. Hindi na kakausapin. Wala na. Kaya...
Eh minsan naisip ko na sabi ko na ako sasali dito nakakaano lang dahil hindi mo naman nakakausap ng maayos. Kakausap ko lang pag ano tapos wala na. Pag wala na si DJ. Wala na hindi mo makausap. Kiliti! Dapat kilitiin mo! Sobrang kiliti na nga eh. Kaya minsan tinitingnan ko. Tinitingnan ko sarili ko. Sabi ko pangit siguro kaya walang nagkakagusto. Mahina ang dapat i-improve mo yung diskarte mo mga makuha mo yung kiliti ng babae. Paano kiliti ba? Ano ang pasok kiliti? Secret! Baka mo may makuha ko yung kiliti mo eh. Joke lang. Hindi na nga, no? Hindi siguro panahon. Kasi may panahon yan eh, sabi ka, bali. Ganun talaga. Swerte-swerte. Kung magkaanuhan kayo yung compatible sa isa't isa. Oo. Kaya ako kasi, hindi naman ako kasi, ano eh, kumbaga sa ano, ako, hindi, wala din. Hindi naman ako mahiling makipag, yun, social. Sabi nung ano, nag-comment sa itsura mo pa lang, babaero na. Inuusgahan ka na. Babaero. Ano lang ako, friendly lang ako. Marami lang akong kaibigan ng mga babae, pero... Asawa mo sa'yo, ha? Nag-asawa na, asawa mo. Hindi ko alam kung ano. Kasi wala naman rin communication eh. Akin, nag-asawa na! Nasa kabilang ano na siya, kabilang kapitbahay sa binigay ko na sa kapitbahay sa kanya na. Sabi ko, yung asawa ko, bigyan pa kita ng isang sakong kaba na bigas at isang mga isang sako din na tuyo. Sa iyo na yung asawa, pakapin na ng bugas o tuyo. Masakit lang yun sa ulo. Ako naman ano lang, ini-enjoy ko lang din naman, parang ini-enjoy ko lang din siya rin. Mas okay na yung ganito. Baga sa ano, okay pa naman yung ganito, nag-iisa, baga sa ano, may trabaho ka, tapos, baga, i-enjoy mo. Bagay kasi ako dito, hindi naman ako lumalabas eh. Hindi ako nag-ano, hindi ako gumagala, hindi rin ako, umiinuman ako, pero minsan, hindi naman ako naninigarilyo. Marami dito, Singapore, malalaki dito, may Indian, Bangla, Pilipino, marami dito pag magdi-deop, great. Pre, dito naman maghanap ka, ano, pero... Minsan, linggo nga, pag linggo, nagde-deop ako, pero wala, minsan di ako umalis. Para tinatamad na ako maglalagala, yung lalagala. Yun, pag tinawagan ako ng kumpari ko, yung kumpari ko talaga yung pinaka-close friend ko, pag tinawagan ako, yung pumupunta ako. Yung ano kami, chat-chat ng konti. After that, na, hindi naman na ano, uwi na rin dito. Kasi kinabukasan, may trabaho rin. Oo. Oh. Dito, kasi dito sa dito naman sa amo ko, every Sunday ang off day dito, public holiday, tapos after ng trabaho sa gabi, pwede akong gumala, mag-jogging, kung saan magpunta kasi malapit ako sa city lang ng Singapore. Kaso, ayaw ko kasi ano, yung pagod na sa trabaho, tapos gagala ka pa, matulog ka na lang. Pag-music mo ako rin. Minsan, ganoon din ako. Tulog na lang, gusto mo. Dito, malapit dito. Kaya po, mga mall, malapit dito sa amin. Eh. Pero hindi. Luneta, malapit dito. Lentok na. Pero hindi ako gumagala na. Parang mag-wait. Yun lang, dito lang. Sana makatagpo na. Kaya nga. Di ba, DJ? Ang gusto mo sa ano? Salangaw. Sana, DJ, makatagpo na ako dito sa pang-apat ko na sa halip ko. Wala pa rin talaga. Ano ba ang type mo sa babae? Ah, hindi naman tayo mapili. Hindi ka naman kailangan mo pumili. Kung anong darating. Andito po, parang tanong, Chumbar, dito po ako sa ano, Pare Road po, malapit lang sa city. Nagtanong kang ano, saan daw ako banda. Basta importante yung nagkakaintindihan kasi sa isa, kakao ano ba? Give and take.
Pinaka-importante, sir, honest, no? Ako, sir, si Vinyas, yung boyfriend ko, no? LDR kami, 2 years lang kami. For 2 years, nagkikita kami. Sa 5 years, dahil pina-Japan ko siya, pina-abroad ko siya sa Japan. 5 years, hindi yan nakikita kami. Through video call, alam, video call, tapos chat, ganun lang. Ganun ang ano namin, pero, ano, kung may tiwala naman ako sa kanya. Hindi. Hindi ako naghanap na ano kasi meron akong boyfriend, pero dumating kasi ang time na siguro, hindi talaga kami para sa isa't isa. Yun din ang ano. Meron din akong ano, kaso nga lang. Kasi kung faithful ka sa ano mo, partner mo, sa ano mo, at long distance kayo, kung faithful ka, oo. Ano rin ay, kahit ano pang tukso sa babae sa'yo, lalaki, kung iniis, meron kang ano, hindi ka talaga matutukso, no? Oo naman. Dito, marami dito, hindi, iba kasi yung babae, ano ba, hindi mo lang masagot yung tawag, tapos sasabihin, ng babae ka, yun ang madalas na maging, ano nyo yun, yung madalas na naging away-away. Pag hindi mo lang nasagot, hindi ka lang makapag-text, siyempre may trabaho ka eh. Kaya, kasi ako, may trabaho ako, sinasabi ko may trabaho ako, tapos limbawa, sabi, anong ginawa mo, busy ka, nabi, tawagan ko siya, video call ko, nandito yung amo ko, hindi ako pwede makipag-usap kasi may trabaho ako, nagbanta ko ng bata, na ganito ang trabaho ko, ganun ang time ng available ko kasi may rest time ako, ganun tayo mag-usap, ganun, na may timetable kami, pero ganun talaga ang buhay, wala talagang forever. Eh sa akin, hindi naman po pwede, minsan tatawag, minsan nagdadrive ako, eh hindi ka naman po pwede mag-drive na nakikipag-usap mo kasama yung amo mo. Tapos sabihin, pag pinapatay, bakit mo pinapatay? Oh, di ba? Hindi ka naman makapag-reply ka agad na, ano, siyempre, nagdadrive ka, may pinupuntahan kayo. Saan mo na-reply nga pag ano? Babaero ka siguro, sir? Babaero ka, no? Hindi, babaero ko, di sana may marami akong syurta. Marami akong anak. Dalawa lang yun. Hindi naman yung sukatan na ano, na nara at babaero. Malay mo, ikaw nag-control. Yeah. Hindi ako. Marami tayo. Siyempre, lahat naman tayo may mga friend, may mga kaibigan. Siyempre, hindi mawala yun sa tao, di ba? Sir, para may nanto ka sa mukha ko, sir? Ano tingin mo? Sir, unan, o. Ito yung nakikita mo. Ano, kama o ano? Ganun lang talaga ang mata ko. Ganun lang ako. Talagang mata mo? Talaw yung inaantok. Piling inaantok. Ganun lang. Parang napikit-pikit ka na. Ganun lang. Piling inaantok. Sabi sa isip-isip ko, ano, meron pa namang una sa likod ko. Pagka ang tingin mo sa akin ay una na. Pwede naman magiging unan ka ng buhay ko. Sana all. Magiging una nga ng buhay. Siyempre, natural lang din magiging una. Siyempre, pagkasama mo na magiging una. Maganda yung partner mo na matured na yung isip. Hindi yung ano pa, yung liwalew pa ang nasa utak ba. Dapat yung nakapokus sa future ng ano nyo, sa anak nyo, ganun-ganun ba. Hindi yung ano, yung nasa ano pa ang barkada. Ako pinintasin na gano'n kasi sabi ko, kapag ganyan, magaganon ako. Kasi tinatapos ko kasi yung bahay namin, bahay ko. Kaya, siyempre, kapag nagkaroon ka ng gano'n, kasi pag nagkaroon ka ng ano gano'n, gagastos ka. Siyempre, di ba maiwasan na hindi ka gagastos? Oo, gano'n talaga. Eh, priority ko muna yung bahay, tsaka ano, magpapatayo rin kasi ako ng konting sari-sari store, ano ko rin, goal ko rin sa buhay. Kasi once that manda. Kasi ako, matagal na ako sa abroad. Kuya, nag-save ako talaga. Maliit lang yung sound ko, pero nagsisavings ako. Sound ko.
save, mag-tight ako sa church, savings, then expenses. Kasi yung savings ko, yun ang pinatayo ko ng ano, ng business ko. Kasi hindi lifetime yung abroad, temporary lang dito. Kaya kailangan pag uwi, meron kang uwian, may business ka, may pagkakitaan ka, may ano. Kaya ganun ang, kasi maraming OFW na mauwi na zero balance kasi hindi nila po inano yung ano nila, yung sweldo nila, hindi nila talagang nila savings. Kailangan talaga may savings ka, kahit 20% lang ng sahod mo. Kasi ganun ako, pag sahod ko, 10% sa tithe sa church, 20% savings, then 70% expenses na yun. Yun yung mga bayarin ng mga bills sa bahay, sa eskwela ng mga bata. At least, save na yung 20% ko na ano, may savings ako. Kaya sabi ko nga sa mga anak ko, sabi ko sa anak ko, ewan ko tika ito paano yung anak ko. Two years na siya, nakabili siya kasi ng lupa at saka ano, na nakabili rin ng bahay. Sabi ko, yan ang unahin yung mas priority niyo yung bahay at saka lupa. Sawa din ng Diyos. Ganun talaga. Kasi pag ano, may trabaho ka, ang trabaho natin ngayon is, ang tawag is active income eh. Kailangan in future, meron kang passive income. Kasi ang passive income, yan ang, kahit di ka nagtatrabaho, money works for you. Yun ang sabi, yun ang sa akin ha, sa paniniwala ko. So kaya nga yung, for 17 years ko na pag-abroad, meron akong naiipon na pera, pinatayo dahil hilig ko po yung, ano, hilig ko po yung mga business ng mga gown. Siyempre, nag-aral po ako dito sa ano, sa Singapore po. Kahit every Sunday lang po, nag-aaral po ako dito. Pinaaral ko ni Amo sa pagtatahi, tapos ano, business management, para alam ko yung ano, mag-manage ng business. Tapos, natapos ko po yun, saka ako nag-start ng business sa Pilipinas. Kaya ngayon, sa awa ng Diyos, meron akong passive income yung ano nga, yung sa butik ko. Kahit hindi naman siya everyday ang income kasi occasionally lang yung butik ko. At least meron akong ano, na income siya ba? Meron ng income. Napakatulong sa mga anak ko sa ano po, sa mga tuition nila, sa ano nila. Sa ako nga lang ako, nung una ng last year, nagbaboy ako. Bumili ako ng 5 baboy. Kaso nga lang, naubos din, namatay yung dalawa. Kasi nung nagkaroon ng sakit mga baboy, ininto ko muna. Oo, kasi ano naman yun? Nagkaroon ng sakit kasi sa amin yung mga baboy. Kaya ininto ko muna. Sige. Ang laki rin na rin na gastos ko sa baboy. Bumili ako ng baboy. Magkano baboy? 3,500. Sige. Napunta na tayo sa baboy. Oo. Kawawa na may mga baboy. Baboy na nga, binaboy pa natin. Pagpatuloy po ninyo, off-cam, pag-uusap ninyo, ha? Tuloy-tuloy po yan. Thank you so much. Wanted. Okay. Salamat. Wanted. Sweetheart. Wanted. Sweetheart. Tulog na yung baboy, eh. Tulog na, sir. Inantok na. DJ. Wanted.